Katinig! Nandito po na naman po tayo para po sa ating magandang pagtatalakay natin ngayon tungkol po sa white sand na ilalagay sa Manila Bay. So ang reaction naman ko naman po dito ay walang masama kung maglalagay sila ng white sand doon. Kasi maganda po ang texture. Maganda po ang kanyang appearance. Yan naman, yan po siya po ay parang katulad din ng limestone ang kanyang appearance. So, mga katinig, hindi po makakasama sa kalusugan ng tao, sa mga isda, at sa lahat ng mga nabubuhay sa Manila Bay. Ngayon po, hindi ko po alam kung ano ang mayroong utak ang mga dilawang ito na ayaw nilang i-renovate ang Manila Bay. Dati, ito pong Manila Bay nito ay nung panahon ni Marcos, napakaganda rin po nito noon. Kaso, ang kanyang buhangin talaga po ay natural ang buhangin, ay kulay brown. Ngayon po, nung pinaalis si Pangulong Marcos sa pamahalaan, doon nagsimulang dumumi ang Manila Bay. Tiyatak po na ng mga plastic, mga kung ano ng mga basura, dumi ng tao, yung iba nga dumudumi sa Manila Bay. So, katinig, nawala ng disiplina ang mga tao noon. So, nung nawala ng disiplina ang mga tao, pagkatapos ni Pangulong Marcos, yan po dumaan ang maraming mga basura, nagtambak ang mga basura doon sa mga ilog, pupunta sa Manila Bay, tumambak doon. Sobrang, ang pangit. Hindi mo talaga makuha magpa-picture nung maraming basura doon sa Manila Bay. Hindi, ang pangit ng background kasi puro basura. So, nung ano po si Pangulong Duterte, pinalinis ni Pangulong Duterte ang Manila Bay. At tapos ngayon, gusto niyang pagandahin, gawin parang resort, para nga naman dumayo ang ibang mga bansa sa atin. At ang Manila Bay ay isa sa maganda ring lugar na pwedeng liguan. Lalo na kapag kayo ay kulay puti na ang buhangin. So, ang mga diluan po ay talagang binabati ko sa Pangulo sa proyektong ito. So, bakit po? Wala kasi silang makitang pangit na ginagawa ng Pangulong Duterte. Ngayon, humahanap sila ng ibabato na putik sa Pangulo. Sasabi ng ibang mga dilawan, sa panahon pa ng pandemic, kayo mag-gagawa ng mga resort. Kung daw ang budget na inilaan sa Manila Bay ay inilaan na lang sa Department of Health para sa COVID-19. Pero, mga katinig, ang budget na yun po, ang plano na po na yun sa Manila Bay ay plinano na at binadjeta na noong pong wala pang pandemic. Dumaan sa Kongreso at napirmahan na po yan. So may budget na po dyan. Hindi po pwede na yung budget dyan kukunin. Teka muna, huwag muna kayong magpagawa niyan kasi pandemic ngayon. Yung budget dyan kukunin muna at ilalagay natin sa coronavirus pandemic. Dadaan po ulit 'yon sa batas para sa Kongreso para tanggalin ninyo yung budget noon. So may budget po 'yon, may budget ang Department of Health. Ang dami nga po ng ang laki nga po ng budget din ng Department of Health. Oh. Kaso yung kung kumulang man ang budget ng Department of Health, pwede naman po tayong kumuha sa ibang sangay ng gobyerno. O magbenta nga ng ibang properties ng gobyerno. Katulad ng iminungkahi ni Pangulong Duterte na magbebenta siya ng properties ng gobyerno. So ngayon, wala pa naman nabibentang properties dahil nga may tumutulong pa naman sa atin na ibang bansa para sa pandemic. At ang maganda ngayon ay medyo nagpa-flattening of the curve na po ang result ng mga COVID na patient. So, hindi ko po alam kung anong utak meron ang mga dilawang ito o sila ba ay
bobo o talagang gusto lang nila na manira ng tao. Gusto lang nila na ayaw nilang paunlarin ang Pilipinas. Gusto nilang ang Pilipino ay talagang lumuhod na sa lupa, humalik na sa lupa. Yun ang gusto nilang dilawan. So, ang gusto ni Pangulong Duterte, sabay-sabay tayong aangat. Walang maiiwan sa baba. Aangat tayo sa pamamagitan ng build project. Paano mga katulong ang build project sa buhay mo? Madali lang. Sa bawat pagkilos mo sa buhay mo, pag maganda ang karsada, wala halos traffic, less ang oras mo kung pasok ng trabaho. So, may benefit sa buhay mo. Oh, doon, magkakaroon ka na ng magandang flow ng buhay mo. Kasi, hindi ka na traffic. May mga makaka-uwi ka dumaga, may mga magagawa ka pa sa inyo, sa bahay nyo, o madali ka makakarating ng opisina. Marami kang magagawa. Yun po ang dahilan ng build. Hindi po siya ibig sabihin na kayo ay nasa probinsya, hindi niyo malalasap yung build project. Hindi po ganun. Kasi po, ang build project na yan ay magpapaganda sa daloy ng ating ekonomiya. Dahil po, yun nga ay mga sasakyan, makakapag-travel ng madali at maayos. So, ano pang utak meron sila? Ako po ay hindi nakapagtapos ng kolehiyo, pero naiintindihan ko na maganda ang pagpapagawa ng mga infrastructure ng gobyerno, ng mga palipara, ng mga karsada, ng mga beach na yan, ng Manila Bay. Wala akong nakikitang masama. Kahit po ako hindi tapos, o hindi ako degree holder, nauunawaan ko na maganda yon. Maganda. Eh, ano gusto nyo? Katulad ng mga degree holder na yan. Sino ba ang mga degree? Yan. Yan si La Arne. Yan. Degree holder. Tamo. Ano ang pag-iisip meron niya? Na ang Pangulo'y binabastos. Hindi na bibisa sa ganyan. Ang mahalaga nga, sabi ng Panginoon, ay unawa. Yung unawa mo, hindi kasama din intelligent. Unawa mo. Pag marunong ka umunawa, kahit hindi ka nakapagtapos, masasabi mong may dunong ka din. Hindi po kasi nabibase yan. Katulad yan, ikaw ay professional na teacher. Ang pangulo ay pagtatawanan mo, gagawan mo ng picture na gano'n. Anong klaseng pag-iisip meron ka? Diga, kahit halimbawa si Lenny, ang pangulo, nako, ang mga kritiko ni Lenny, hindi gagawin nyo sa kanya. Nako, ano kang meron kayo? So, talagang sana ay ako naman po ay dating dilawan din. Kaso, namulat ang mata ko sa mga pinapakita ngayon sa YouTube. Yung mga tungkol kay Cory. Nako, nakakainit ng bait kapag ka nakita mo yung mga ibininta niya ng mga pag-aari ng gobyerno, ay mayayamot kay. Yung ABS-CBN, binigay nila na ganyan, parang papel na, parang kaprasong papel. Ina Lopez to. Parang ganun lang eh. Binigay lang na ganun ng ABS-CBN. So talagang, kung hindi po talaga napatalsik si Pangulong Marcos, ang unlad na natin, maunlad pa tayo sa Singapore. So, yun lang po muna at salamat po at sana yung mga dilawan ay mahimasmasan. At kung sa ano ngay madampi ng hangin at makaunawa sa mga nangyayari. So salamat po guys, katinig sa panonood at sa may mga talakayan pa po tayo sa mga susunod at talagang ipipilit natin ang pagbubunyag sa kagandahan ng mga proyekto ni Pangulong Duterte at Pangulong Marcos. So, paki-subscribe na lang po para patuloy ninyong mapakinggan ang aking mga tinig para sa bayan. God bless.